Walang pamilyang perpekto, ngunit ang pamilya Bartolome ay kinikilala bilang isang perpektong pamilya dahil sila ay masiyahin, matulungin, at relihiyosong pamilya. Nakaready na ba ang gamit niyo sa school, mga anak? Opo, mama. Nagawa na din po namin yung assignment namin. Wow! Very good naman! Ay, mahal. Aalis na pala ako. Baka malilate na ako. Sige, mahal. Ingat ka. Alis na po kami, ma. O, sige. Mag-ingat kayo, ha? Opo. Bye-bye. Bye-bye. Ay, sir rin po ako, ma. Sige, mag-ingat. Ang kanilang masayang pamilya ay nabago mula ng... Oh, kamusta ang trabaho mo? Teka, bakit may pasama sa mukha? Na paano yung sugat mo? Bisit kasi yung katrabaho ko, nabibisit kaya napikon ako. Napaka one-sided din ng boss ko, yung katrabaho ko lang pinainggan. Ayun, tinanggal ako sa trabaho. Bisit sila. Eh, ba't mo pa kasi pinatulan? Napakapikunin mo din kasi. Ikaw pa na una manuntok. Malamang, ikaw talaga masama dyan. At ako pa yung may kasalanan ngayon? Oo! At siya pa talaga kampihan mo? Sino ba asawa mo dito, ha? Kung hindi mo kasi pinairaw yung pagiging pikunin mo, eh di sana may trabaho ka pa ngayon. Paano na tayo ngayon? Baka nakakalimutan mo. Apat ang estudyante mo. Apat ang anak mo. Apat, Ronaldo. Pumasok na tayo sa kawat ko. Okay, tayo. Kapal din naman ang mukha mo sabihin, eh wala din mga abog sa bahay na to. Pala muni ka lang din. Wow, ha? Ako pa talaga? Ako na nag-aalaga sa mga anak mo? Ako na naglalaban ng mga damit nyo? Ako na nagluluto ng pagkain nyo araw-araw? At isusumbat mo pa sa akin yung mga yan? Oo, kasi hindi lang ikaw ang napapagod dito. Ako din, napapagod din ako. Masagit lang naman eh. O sige, ang palimang mo eh. Baka magawin lang ulit sila mga sapa. Anong oras na, oh? Sino to? Ayaw ito yung pawag niya kasalubong ko kanina. Maasa na ba si Papa? Eh di nandun sa inuman kasama yung mga kapropa niya. Happy birthday! Pare, balita ko nag-away kay ni Maria. Oo nga, pre. Kaya nga ako nandito eh. Alam mo na, magpapalamig. Naku, pare. Mas lalalim yung gulo mo pag nakilala mo yung dadating po natin kainuman, si Vanessa. Maganda yun, pare. Sexy pa. Tara, ulo ka talaga. Pero nasa na ba? Matagal pa ba yun? Oo, oh, andyan na pala siya eh. Hi, Pony. Wow, pare. Ayos to, ayos. Sabi sa'yo eh. Oh, cheers! Cheers! Happy birthday! May nung power. Cheers! Pasok po sa miwasa! Pasok na wasak! Alam niyo, ba't tayo nang kinom? Puso ko, wasak na! Bakit ba? Binigay ko! Oh. Binigay ko! Kasi puso ko! Ah! Iniwan niya ako! Walang yan pare! Ako din naman! Pare! Pare! Ang sakit pare! Gusto ko na magpakamatay pare! Pare! Wala tayo! Pare! Tagmulaan pare! Pare!
pumunta. Kuya, ba't lang sumusita? Doon lang ako bibili. Tara na, baka magising ka sila mami. Tara na. Ano na nangyari sa iyong bata ka, ha? Madaling araw ko na umuwi at lasing ka pa. Ano ba, ma? Huwag niyo pa kung malaki na ako. Aba, sumasagot ka pang bata ka, ha? Hindi ka naman ganyan dati, ha? Isa ka pang bata ka, ha? Saan ka galing kagabi, ha? Saan makas ka kagabi, no? Napakatigas ang ulo mo, ginagaya mo pa yung kuya mo. Matapos ang pangyayari ito ay nagkaroon ng sama ng loob sina Joseph at Tanya sa kanilang ina. Nagtuloy-tuloy ang pagre-rebelde nina Joseph at Tanya dahil sa stress na kanilang nararanasan dahil sa kanilang pamilya. Hanggang sa nalulong na rin sa pinagbabawal na gamot si Joseph. Ayos to play, good item! Tama-tama to, pare! Good item talaga, no? Nagamang supplier nun eh. Sa kabilang banda naman ay patuloy pa din ang ginagawa ni Tanya. Nalulong na din siya sa paninigarilyo at pag-inom ng alak dahil sa impluensya ng kanyang boyfriend na si Joseph. Babe, alam mo, nag-isawa na rin ako ng vlog. Ako biyugong nga rin natin. Pati, magkano rin tayo? Tara. Tara, pinapalize na rin ako sa bahay. Patuloy din ang pambababae ni Ronaldo. Madalas silang magkita ng kabit nito na si Vanessa. Tara na, baka magising pa, ma'am. Naku, Mare! Alam mo ba yung Tanya kagabi? Yung anak ni Aliana? Diyos ko, Mare! Nakita ko may daladalang malaking bag. Naglayas ata. Oo, Mare. Sinundo siya ng siyota niya kagabi. Yung Joseph? Alin? Yung lagi niyang kinikita tuwing gabi? Oo. Pustahan, pagbalik ng dito, buntis na yon. Ako, Mare. Huwag ka na mahingi dyan. Pagdating na yung isang anak ni Aliana. Gagawin sa mga kapatid mo at tatay mo. Pagod na ako. Hayaan niyo na yun, wala masyado magpa-stress. Paano hindi may stress? Yung tatay mo nang bababae, yung kuya mo, naging addict dahil sa influensya ng barkada niya. Si Tanya, yun, naglayas, kasama yung jowa niya. Hayaan niyo na yun, dito lang ang damang stress mo. Joseph, may nasabihin nga pala ako sa'yo. Ako rin eh. Sige, mauna ka na. Gusto ko malaman itong ano eh. Tanya, ano kasi? Ayoko na sa'yo. Mag-iwalay na tayo. Magbago na ako. Hindi pwede ang gusto mo, Joseph. Paanong hindi pwede? Buntis ako, Joseph! Buntis ako! Hindi! Ipalaglag mo yan! Hindi pa ako handa maging tatay! Hindi, Joseph! Wala kinalaman ng bata dito at hindi ko gagawin yan. Pwes, kung ayaw mo, lumayas ka na dito. Total, may bago na rin naman ako. Layas! Ma! Ma! Ma, andito na po si Ate Tanya. Ano? Ano yan, Ma? Ma? Oh, bakit ka nandito? Hindi ba sumama ka na doon sa lalaki mo? Pinalayas niyo na ako, ma. Diba? Ano na pala mo sa lalaki na yun? Diba wala? At ano naman ang dahilan kung bakit yun niya pinalayas? Ma, buntis ako. Ma! Matapos ang pangyayaring ito ay walang nagawa si Aliana kundi tanggapin ang kalagayan ng kanyang anak. Buong akala ni Aliana ay ito na ang pinakamalalang nangyari sa buhay niya. Ngunit... Ah,
pre. Naalala niyo ba yung nakasalubong natin tambay? Sa kabilang barangay, yung nakaraan. Oh. Ano meron? Yaya na Rayo. Eh, di pagbigyan. Kailan ba? Yung may hapon. Eh, di pa mo lahat ng truck natin. Ayun na yan, ay just basic. Pre, ingat ka dyan, baka may mga dalang patalim yan. Oh, dito lang. Hoy, dito lang. Damn, bro. Dahilan kung bakit kailangan nating piliin ang mga magiging kaibigan natin at makakasama natin sa buhay. Dahil hindi natin alam kung ano ang maidudulot nila sa atin. Kung ikakabuti ba natin ito o ikapapahamak. Lagi tayong makikinig sa mga payo ng ating mga magulang. Dahil sila ang higit na nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa atin. Huwag nating mamasamain ang mga pagdidisiplina nila sa atin dahil ginagawa nila lamang iyon dahil mahal nila tayo. Like